Nagbabalik ang Express Balita. Kinilala at pinuri ng Armed Forces of the Philippines ang katapangan na ipinamalas ng 7 sundalo mula sa 6th Infantry Division na sugatan matapos makipagtagisan ng lakas sa mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa Maguindanao kamakailan. Nagresultas ang palitan ng bala na ito sa pagkasawi ng 11 BIFF members bilang pagkilala sa ipinamalas na kagitingan ng 6th Infantry Brigade at ng 7 sugatang sundalo na ito. Mismo si AFP Chief General Romeo Bronner ang bumisita sa kanila nitong Miyerkules. Isa sa 11 BIFF members na kanilang napabagsak ay si Mohaiden Alimudin Animbag o kilala rin bilang Kagi Katialan, isa sa pinakamataas na pinuno ng naturang rebeldeng grupo. Ayon sa pahayag na inilabas ng AFP, Miyerkules ng gabi, ipinahatid muli ng AFP Chief Bronner ang kanyang pagbati at pagkilala sa naturang hukbo sa kanilang malaking kontribusyon umano sa pagpapalawig ng kaligtasan at kaayusan sa bansa. Sa ibang balita, inilabas naman ng Department of Migrant Workers o DMW ang kanilang Department Order No. 2 na magbabawal sa mga sinasakyang barko ng mga Filipino seafarers na dumaan muli sa Red Sea at Gulf of Aden. Inilabas nila ito matapos ang mga pag-amyendang ginawa ng International Transport Workers Federation at International Bargaining Forum sa listahan ng mga high-risk areas na may malagera o manong lugar kung saan nadagdag ang dalawang ito. Ito rin ay matapos ang diskusyon ng DMW at MITC. Layo nitong siguruhin ang kaligtasan ng mga Filipino seafarers matapos ang nangyaring pag-atake sa mga ito ng hukbong Huti nitong nakaraang buwan lamang. Sa ilalim ng pagsasatupad ng bagong department circular na ito, kailangang lumagda ang mga employers ng seafarers sa isang affirmation letter hinggil dito, gayon din ang mga Filipino seafarers. Ang nalagdaang affirmation letter ng kumpanya at Filipino seafarer ay kailangang isumite sa online processing system ng DMW upang makalayag ng walang aberya. At yan ang mga balitang nakalap namin sa oras na ito. Abangan ang iba pang napapanahuulat dito pa rin sa Express Balita. Ako po si Gabby Natividad ng IBC News. Magandang hapon.